Yes. Ayun na po yung press con. Charing. Ayan po, Love Thy Woman, February 10, nasa Kapamilya Gold. Aaron, partner? Yes, partner. Saan pa nakilig yung ABP? Nagbigay na po sa'yo ng history ng kanilang role sa ABP na yon. And we are now... Gusto ko papatiin ang cast. Ruf, pati ka naman, please. Ruf, ha? Hello po. Magandang umaga sa inyong lahat. Excuse my beautiful voice, but I'm sick. Pero syempre ng Grand Press Con ng Love Thy Woman, I have to be here. So maraming salamat. It's an honor for me to be here. After 10 years, this is wow. This is my next tennis area under Dreamscape. Kasi yung last ko is I Love Betty La Fea. So I'm back and I'm so happy that they welcome me with open arms. Hey, thank you, Ruf. And of course, me, Jaja. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Nakaka-excite itong proyektong to na kailan ba natin naumpisahan to? Parang May? Last year pa, actually, ayan. Finally, to see it into fruition, talagang nakaka-inspire. Katulad na rin ang nabanggit dito, maraming nakaka-relate sa storyang to, hindi lang sa mga Chinese-Filipino families. Pero nangyayari din ito eh. Kaya lang parang, basta maraming intriga at maraming, kaya medyo masalimuot ang mga storya. Pero yan ang talagang masarap panoorin eh. Maraming ganap. Thank you, Miss Zeke. Actually, kanina si Alan may mga tanong na about your background dito eh. Thank you, Miss Zeke. We'll find out later. Miss Sunshine! Magandang hapon po sa inyo lahat. And of course, I'm really very grateful na mapasama po ako dito sa Love Thy Woman. It's my first project with Dreamscape. Oh, okay. Yes. Nakakatuwang makasama po ang mga artista na nandito, nakaka-challenge, nakakakaba, pero buti na lang po, mababait po silang lahat. So, I'm very happy to be a part of Love Thy Woman. Ganda ng role mo, Miss Shine. Sobrang. I know. Nako, parang in character na siya ngayon pa lang. Natatakot akong i-intro siya. Miss Yu Lavalter! Miss Yu, greet everyone! Good afternoon. Pait-paitan ka sa TGD dito, pero Diyos ko. Inalam ko daw kung sino daw ba yung nakakatakot. Ako pala yun. Magandang hapon sa inyong lahat. I'm so blessed dahil ito ay nth time ko for Dreamscape. At maraming salamat, Sir Deo, Dreamscape, lahat ng bumubuo ng Love Thy Woman dahil sunod-sunod, nag-overlap yung aking teleserye sa ABS. Nagko-complain ka pa daw po ba? Charing lahat! Of course, blessing, diba? Yes, oo, napakalaking blessing ito. At napaka mapapalad ako at kasama ko silang lahat. Dream come true ito. Actually, iniisip ko pa lang na kailan ko kayo makakatrabaho si Christopher De Leon? Oh! First time? Yes. No way. Hindi first time. Meron yung Viva Days pa, pero walang eksena na kasama siya. Wow. Malalaman natin later on yung mas mahaba mo pang sagot dyan, Miss Iwa. Yes. Thank you. Speaking of blessing, we are blessed to have him sa unit sa Dreamscape. Always naman eh, having him, the undisputed drama king, Christopher De Leon. Good afternoon to all of you. Kong Hei Fa Chui. Kong Hei Fa Chui. Salamat. I am very proud to be part of this project and part of this group. Ang galing. Ang galing ng lahat ng mga artista dito. And you really have to be ready for every scene. Oh, no. Oh, yeah. Really, really have to be ready for it. Each and every scene. Gusto ko lang paalam sa inyo that yung setup ng buong production, iba na yung mga equipment na ginamit namin dito. State of the art equipment, lenses. Kaya tumagal kami, we had a hard time looking for a play date. I mean, the Dreamscape had a hard time. Kasi we were talagang nangangapa tulad di sabi ni Director Jerry because of the state of the art equipment that we were using. No, the usual 25 sequences a day, kami 15 sequences a day. Nangyari. Yung first few weeks namin and we were still adjusting. Mm-hmm. Palit ng mga lenses, hindi na yung mga zoom lens, hindi. Lagi may mga measurements and all that. It's
it's like a movie. Parang gumawa kami ng pelikula. So, ganito yung quality. Lumabas ng ganito ang quality. That explains the texture, Tito Bo, no? Yes, it's like a movie. Talaga, ito yung ginagamit, yung equipment na to, ito yung ginagamit ng mga ginagawa ng mga Netflix movies and all of that. So, I'm proud to be part of this first time. So, Netflix compliant na pala ang Love Thy Woman, ano? Yes! Wow! Alright, okay. Thanks, Tito Bo. And pupunta naman tayo sa new generation of actors and actresses. Yang Concepcion, please, Yang. Yes, hello. Magandang hapon po sa ating mga press na pumunta ngayon. Kong Ipachoy. Napaka-busy mo. Dami mong sunod-sunod ang mga events mga. Ayun, very blessed naman ngayong taon. At ayun, maraming salamat sa pagpunta ninyo ngayon. And I'm very honored and very blessed to be surrounded with such talent. Diba? Sa totoo lang, idol ko talaga sa buong cast ni Miss Yula Valdez. Kasi sobrang, ever since, dahil sa pangako sa'yo, yung Amor Powers. And I remember nung una ko siya nakita at parang takot na takot ako sa kanya. Kasi nakikita ko pa rin si Amor Powers. So parang na-stuck na ako sa ganung parang perception sa kanya. But, no, naka-eksena ko na siya and after how many taping days na, medyo naging comfortable na ako sa kanya. And ang sarap kasi sobrang generous din niya sa mga kaalaman niya sa pag-arte. Mm-hmm. And ayun, ang saya. Of course, Ms. Rufal Gutierrez and everyone, Sunshine Cruz. Lahat sila naka-eksena mo, yan, ano, halos? Halos lahat sila naka-eksena ko na. And sobrang ang sarap ng pakiramdam. Tsaka hindi pa rin ako parang it's unbelievable. Hanggang ngayon parang wow, amazing. Yung parang totoo, walang biro. Totoo to. And of course, maganda kasi marami rin ako natututunan dito. Ibang storya, ibang character. So I'm very grateful to be part of Love Thy Woman. And sakto rin kasi it's my second time under Dreamscape. So maraming salamat to Sir Deo for making me part the of the show. The first was Provinciano. Mm-hmm. So this is the second one and ayun, it's good to be back. Alright. Thank you, Yang. And of course, nagabalik sa Dreamscape, Xian Lim! Good afternoon and maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan natin sa press and happy Chinese New Year. Gusto ko lang siyempre magpasalamat sa Dreamscape family, Sir Deo, and to everyone involved in this project. Katulad ni Yam, I share the same excitement and I share, kumbaga proud akong mapabilang dito sa project na to. I'm just really happy to be back and I hope you guys can help us spread the word. At yun po, maraming salamat po for being here. Thank you. And of course, she will always be our baby, our princess and our queen, an original baby of Dreamscape. Kim Chiu! Kim! Hello sa inyo po. Kong Hei Fat Choi. Ayan. Legit yung pagkakabati ni Kim tsaka ni Zia. Ayan, maraming salamat po sa pagpunta dito sa aming press con. And then, yun, I'm very happy, grateful, thankful, and very blessed. And I'm very proud of this project. So, yun, nasabi na nila lahat. Correct. Wala ako ibang masabi kundi, wow, and thank you, Lord. Thank you, Kim. Okay! The female cast, how do you expect your man to love you? Okay. Biglang nahulog yung mic kay Direk Jerry tsaka kay Direk Andoy ng pinanong. Pinagsak yung mic. Let's listen first to Sia. Sia, how do you love a woman? How should you love your woman? How should you love a woman? My woman. Handle with care. Parang box, no? Handle with care. Treat with respect. And always communicate. Never let a day go by without settling or ayusin, without fixing your problems. Never go to sleep at night without having that fixed. Respect. Si Mr. De Leon. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Of course, you have to just respect your partner, your woman.
be creative, you know what I mean, and be romantic each and every day. That's each and every day. Tell her you love her each and every day, and as much as you can, as much as possible, give her gifts every so often. Aww. Yeah. Yeah, every so often. No? So, hindi man every day, no? But you have to really cherish her and pamper. Pamper her. Grabe, tita, you creatively love your woman, no? Parang, paano ba creatively love a woman? Yeah, creative in many ways. Okay. In many ways. In romance, in, you know, in... Yeah. Yeah, like giving her flowers is one of the ways, and making love is one of the ways in being creative. Correct, correct. You know, correct lang naman ako. Ito ba, Tita Ethel? Now, did you expect your man to love you? And why part ways with him? And why Miss part World, ways with please. Him? Hi, Tita Ethel, I miss you. Tita Ethel, so to answer your question, I already feel whole as a woman. So if I have a man in my life, it's not for him to complete me, but it's for him to just add joy in my life. He has to love my children. He has to respect my career, and he has to give me space. I don't want anyone so clingy. So, because I'm a very independent woman, and hindi rin siya pwede seloso. So lahat ng mga ginawa ng ex ko, kailangan ma-erase yun sa buhay ko, and kailangan ngayon, bago buhay na, kasi happy na ako on my own. I hope so. What? Hindi ka naniniwala, Tita Ethel. The same question for Sunshine. Shine, how do you expect? How do I expect? Of course, why kailangan. Why did you separate with him? Tita Ethel, Tonghei Fatshoi. Ako, para sa akin, tingin ko, kaming mga kababaihan, very important ang respeto. More than love, ha? Kasi kahit gaano mo kamahal ang isang babae, kung hindi mo naman nire-respeto, mawawala yung pagmamahal. So, I think very important ang respect, open communication. At tama si Rufa, eh. Kasi sa edad natin, parang hindi na... Girl, pag-gets naman tayo, parang ginagawa mo tayong 65 years old. Hindi, nasa 40s, di ba? Pero pag-gets pa naman yun. Diba? Correct. Parang hindi na bagay yung masyadong clingy, tsaka yung hindi na dapat yung nagiging dependent tayo sa mga lalaki. Bilang mga single moms kami. Ang mahalaga sa amin, number one, ang trabaho at ang mga anak namin. Pareho ang you are the same, ano, pareho lahat mga babae ang anak mo. Yes. Correct, no? Yes. Ngayon kay ano kay Sasha wala akong comments. Paano na iba yung question mo? I ano lang, how do I love him? Same question. I think we also want to be treated equally. Kumbaga same love, devotion, respect, care na binibigay namin sa partner namin. Dapat ma-reciprocate 'yun. Dapat maibalik. Hindi lang naman, we like to be pampered. That is true. We like to accept gifts. But kami din naman nagbibigay. And I also agree with the two ladies na gusto namin ng space. Ako, mas malapit na ako sa 60 than 50. So, ako yun ah. Ako yun. So, I mean, I like space also. I like to be independent. And I love to work. I don't want to be bothered when I'm working. So, kami ganun na yung relasyon namin. I found a good partner. Who has the same interests as I do. I love to travel. Ganun na, nandoon na ako. Tapos to build dreams pa rin because you still have, you can't stop dreaming, di ba? So, kumbaga, entering probably before retirement, we make plans already, yung mga ganyan. So, everything has to be in sync sa mga plano. So, we expect all of these things with our partners. And luckily, you may find someone like that, di ba? Ayula. Miss you, Papa. Sige, bago si Yam. Yes. Ako kasi medyo strong ang personality ko. Pwede, kung mag-isip din ako, may pagka... Sometimes lumalabas yung Julia ko in real life. Minsan lumalabas si Julio.
So, mahilig ako magkumpuni. Ano yun, meron akong ugali na kung kayang gawin ng lalaki, kaya ko rin gawin. And so, kung hindi mo ko tatanggapin kung ano ako, wala ka sa buhay, pinanganak ako mag-isa, mamatay ako mag-isa. Hindi ko naman, hindi ako naghahanap ng lalaki. Pero dumadating sila. Sa ganda mo ngayon. Dumadating sila, nas bata pa. At why not? Pero ganun ako. I mean, kung kaya ko magpalit ng bumbilya, magkumpuni ng ano, mag-ayos ng kotse, dapat alam mo rin yan, hindi pwedeng ako lang. Ganun akong klaseng tao. So parang respect and acceptance of yes, who you kailangan are. Mo i-accept. And syempre, gusto ko rin binibigyan ako ng importance. Mm-hmm. Yun. There are times na gusto ko rin maging girl. Not naman clingy na ayaw ng mga colleagues mo. Ayaw ng clingy. Ayaw. Gusto ko kung whole ka as a person, ganun din ako. Pero kailangan nag-jive tayo, kailangan we have something in common. Kailangan ko ng communication, constant communication. Kailangan ko ng kausap sa gabi, alam mo yun, yung kinakamusta ka, kamusta ang day mo, pagod ka ba? Little things actually, nagmamatter sa akin. And madali din ako i-please. Yung kotse, bibigyan ka ko. Pwes, hindi ganon. Pero gusto ko sana na ganon. Sino bang hindi? Correct. Yes. Thank you, Miss. Thank you. Yeah, please. Yeah, na every day may press ko. True. Pa-share ng mic. Sorry. Ayan, kay Miss Z. Ayun. Ako being in an LDR relationship. Ay! Meron? Oo, for 5 years. Matagal na rin. Ang hirap ng situation namin. Hello? Miguel? Ano ba yan? Hello? So... Phone patch pala. Ayun, parang... Lahat lamang ng in-expect ko, nagagawa naman niya. For example, pagkamalayo siya, parang tumatawag, parang constant communication, like lahat ng mga sinabi nila, it's very important for me also, kaya feeling ko nag-work din kahit malayo. Trust also, and a good foundation. And I think it depends on the person also. Kung maganda yung pagpapalaki sa kanya, maganda yung values niya. Feeling ko lahat yun sumusunod na yun. So kaya mong mahalin ka ng LDR? Di ba physical lang? Mahirap siya. Pero hindi ko alam kung anong formula namin. Pero it works out between the two of us. So yun. Gusto ko rin binibigyan ako ng importansya. I wanna feel special also. Di ba the fact na malayo siya, hindi ka binibigyan ng importansya? Nalulusol. Ayun lang nga. Minsan may ganun tampuhan, di ba? Pero... na-appreciate ko naman yung mga little things. Katulad ng pag-update sa akin every hour, ganun, nag-message naman siya. So I know what's going on. And yun, okay naman. Iba din si Yam, ano, di ba? Chinita, princess. Kim, anong... May nakikinig siya. Ah! ako naman, una, nung pinakinggan ko yung co-stars ko, I'm very proud na sobrang strong and independent na mga kasama ko dito sa set. Dahil, ano, ako, naging strong na lang ako. At naging na lang, di ba? Naging na lang siya along the way. Hindi ko naman itinatago yun dahil na lumaki naman ako sa mga mata ninyo when it comes to love. Uh-huh. And then, I'm very proud sa kung ano yung, kung saan ako nakatungtong ngayon. Dahil, naging strong, naging mas independent, and mas in control ako sa feelings ko. And, di ba? parang hinanda ako as years pass by. So parang, nagsimula ako sa mababa, so wala akong confidence, hanggang sa naging strong na parang, kaya ko naman pala pag ako mag-isa, parang masaya naman pala, hindi naman palang masamang maging ikaw lang at ikaw yung happiness mo. Pero mas masaya kapag may ka-share ka ng happiness. So, I am very happy and gusto ko yung kinakausap ako kasi ako madaldal ako, shock absorber ko siya. Wow! Ako lang natawa. So, Kim, feeling mo, nasa right track ka hearing them. Parang akala ko ako lang yung gano'n, yung may gusto ko ng space, ayoko ng clingy, gusto ko na minsan ako na mag-isa. Tama naman pala. So, yun, mahal mo muna yung sarili mo bago ka fully magmahal ng iba. Para maalam mo ang ibig sabihin ng love and self-respect and respect for one another. Hindi ka clingy.
Hindi na. I knew it. Dati. Tita Ethel. Thank you.